Ako po si Father Dion, ang Post Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday ng ikatlong linggo ng muling pagkabuhay. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakit ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin." Alam na ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Yan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama." Mula nooy, marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, "Kayo naman, ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin na kayo ang banal na nagmula sa Diyos." Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Saan po kami pupunta? Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Marami ang sumusunod kay Jesus dahil naniniwala sila sa kanyang mga salita at sa mga himala na kanyang ginawa. Ngunit nang hinamon sila ni Jesus sa mas malalim na pagsampalataya, kasama o kalakip ang pagsampalataya sa pagkain ng kanyang katawan at pag-inom ng kanyang dugo, tumalikod sila sa kanya. Marami pa rin sa atin hanggang sa kasalukuyan ang hindi makapaniwala at hindi maintindihan kung papaano natin kainin ang katawan at inumin ang dugo ni Kristo. Tayong mga Katoliko ay kumikilala at naniniwala sa presensya ni Jesus sa tinapay at alak na inialay at nakonsekrate sa loob ng banal na misa. Naniwala tayo sa kanyang sinabi, "Ang kumain sa aking laman at uminom sa aking dugo ay mananahan sa akin at ako sa kanya." Tulad kay Pedro, nananalig tayo kay Jesus kahit hindi pa natin lubos na naintindihan at naarok ng ating isip ang lahat ng kanyang mga itinuturo dahil siya ang anak ng Diyos. Ayon pa kay Tozer, "True faith rests upon the character of God and asks no further proof than the moral perfection of the one who cannot lie. It is enough that God has said it." Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.